Bago ang lahat, luma muna. So, usap-usapan ngayon sa mundo ng Twitter ang naging komento ng former Brooklyn Nets player na si Mike James na sinasabi niya na mas skilled itong si Kyrie kumpara dito kay Steph. Ang naging argument kasi doon ni Mike James, si Kyrie ay more effective dito nga sa loob ng court. Ginagawa kasi ni Kyrie yung mga bagay na hindi masyadong ginagawa ni Steph, gaya ng post-up play. Sinasabi naman na pinapainit ni Kevin Durant yung comparison na yun nang ilike niya ang komento nitong si Mike James na hindi ko rin lang alam kung meron bang dislike sa Twitter. Pero tingnan natin kung sino nga ba ang mas skilled sa dalawa. So disclaimer muna, walang masyadong highlight sa video na to kasi baka ma-copyright na naman at magpapasko na. Narrative lang tayo. Kayo na lang din ang mag-decide kung sino nga ba sa tingin nyo ang mas skilled dito kay Steph at kay Kyrie. Mostly kasi si Kyrie at itong si Steph ang nagiging comparison ng dalawa ay kung sino ang merong best handles. Noon pa kasing umaangat talaga ang Golden State, yung bagay na yun ang sinasabing pinpoint ng comparison. Ang most iconic kasi kung maiisip mo si Kyrie ay nung crossover niya dito kay Brandon Knight. Itong kay Steph naman, yung crossover niya kay Chris Paul. Babalikan natin yan mamaya dahil meron ding kasabihan sa basketball na madaling umiscore pero napakahirap dumipensa. Si Kyrie kasi ay masasabing isang good defender sa mga guards. Meron siyang average na 1.3 steal per game. Isa din siya sa mga player na underrated pagdating sa depensa na hindi nga nasasama sa all-defensive team. Pareho kasing end ng court ay kayang i-manage nitong si Kyrie. Last season, ayon pa nga dito kay Steve Nash, si Kyrie ang isa sa best defender dito sa Brooklyn Nets. Behind dito kay Kevin Durant. Si Steph naman dati medyo masasabing below average defender siya pero nag-improve yun habang tumatagal siya sa liga. Lalo na nung pumapasok sila sa NBA Finals. Meron pa nga mga chances na siya yung bumabantay sa mas malalaking player sa kanya. Kaya rin kasi ni Steph na mag-break ng screen at pumunta sa post kapag didepensa siya. In short, good defender yung dalawang point guard na yun. Ang sinasabi kasi ni Mike James ay patungkol talaga sa opensa. Ang problema lang dito, yung dalawa na yun magkaiba ng style, si Steph at si Kyrie. Ang pinpoint pa nitong si Mike James, si Kyrie kayang umiscore sa perimeter, mag-break ng depensa, mid-range, at kasama pa yung kanyang ball handling. Ang may isip mo agad dito kay Kyrie ay itong si Allen Iverson dahil halos ganun ang ginagawa nito si Kyrie. Nagki-create ng space para makascore kahit saan area ng goal. More on slasher. Si Steph kasi masasabing new breed ng player kasi kung titingnan ang all-time list mula sa 3-point area ay itong si Steph ang masasabing pure point guard bukod siguro dito kay Damian Lillard dahil si Ray Allen, Reggie Miller, Kyle Korver, James Harden, Vince Carter, Jason Terry, Jamal Crawford at itong si Paul Pierce ay merong secondary position either point guard at shooting guard or shooting guard at small forward. Si Kyrie naman pagdating sa 3-point shooting meron siyang career average sa 39 points. Mataas yun kung titingnan. Pero hindi masasabing volume shooter din itong si Kyrie katulad ni Steph na merong career average na 43%. Dati pa sa scouting report bago talaga pumasok ng NBA itong si Steph sinasabing hindi siya athletic at explosive dahil nga sa kanyang 6'2 frame at payat pa talaga yung pangangatawan niya. Sinasabing mahina rin siya sa depensa pero nagawa niyang isa sa maging good defender pagdating sa point guard position. Si Kyrie naman ay kita agad ang kanyang pagiging explosive lalo na yung kanyang handles na more on slasher type. Mas madali siya makakreate ng space kung papasok siya sa loob ng lane. Pareho nitong si Steph. Pero dahil sa magkaibang diskarte ang gagawin nitong si Steph na more on 3-point shot, si Kyrie naman na pinpoint nga ni Mike James ay kayang umiscore sa mid-range, perimeter, 3-point area at sa post. Ang isa namang skills na merong itong si Steph ay yung dexterity. Ito yung particular skills na ginagamit yung parte ng katawan lalo na yung kamay. Kung mid-range lang kasi ang pag-uusapan base nga dito kay Mike James ay kaya din yun ni Steph. Umi-score nga siya ng beyond pa sa 3-point area. Pero ang focus talaga ni Steph sa kanyang katawan mahirap gawin yun. Kaya siya may kakaibang dexterity. Si Kyrie kayang i-dominate ang kanyang defender at lamang talaga siya sa one-on-one game. Si Steph naman kaya niyang i-dominate yung game pero depende sa play. Si Steph din ang isa sa may high rate shot kapag galing siya sa pin down screen. Bago ko tapusin ang episode na to, ang isa kasi sa naging basis talaga nito si Mike James ay yung ilalagay talaga sa Mount Rushmore. Andun kasi yung mga players na maraming accolades din. So hindi ko isasama dito yung championship at award ni Steph dahil meron dalawang bagay na binago talaga siya sa NBA. Yung isa doon yung 3-point shooting, pero yung isa talaga ngayon na mapapansin nyo at karaniwan na sa mga teams ay yung small ball lineup. Dahil magiging effective lang yun kapag merong katulad ni Steph dahil sa kanyang style ng game.
So kayo, sa tingin nyo, sino ang mas skilled dito kay Kyrie at dito kay Steph? So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.